Sa kanilang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang minamahal ko ba kapatid, aminin po natin ang ating mga kasal at mga pagkukulang upang tayo po ay magkarapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Aba naming makapangyarihan, naliliwanagan ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong siya itinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway." At umanib pa sila sa mga ito, at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Remeses, lungsod na tinggala ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita'y lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng Faraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang na mga Hebrea at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon, O Israel? Ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig noong kami salakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay niluluna ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami noon na tangay na niyong agos, naanod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos, tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati, ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan.
sa gawang puspos ng bayin, pagkat may kakating langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isipin na parito ko upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ko upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan, sapagkat naparito ko upang papaglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang kaaway ng isang tao ay kanya na ring kasambahay." Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa idyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa isang propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa isang matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Minamahal ko mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po ng magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng ating pong banal na misa sa pamagitan po ng Facebook page dito ho sa ating parokya. Parokya ni Poong San Jose dito po sa San Jose, Batangas. At sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong araw nito, happy birthday po sa inyong lahat. Sa may mga wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa atin hong ebanghelyo ay sa pasimula ay parang hindi mabuting balita, magandang balita, sapagkat ang sabi ho din ay ni Jesus ay huwag ninyong isipin na parito ko upang magdala ng kapayapaan, na parito ko upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Nakagulat, nakakapag-isip. Pero ito ho ba talaga yung mensahe talaga ng ating Panginoong Jesus? Ito ba yung literal translation nito? Alam natin ang ating Panginoong Jesus, siya'y prinsipe ng kapayapaan. Pero bakit ang dala niya ay tabak? Ang dala niya ay pagkakahiwa-hiwalay? Ang dala niya ay hindi pagkakasundo-sundo? Anong ibig sabihin niya? Ito ho. Kapag ho tayo'y panig sa katotohanan, kapag ho tayo'y para sa Diyos, kapag ho tayo'y gumagawa ng mabuti, kahit ang ating kapamilya, minsan, sila yung nakakontra. Pero pag tayo talagang nasa katotohanan, sapagkat ang laban naman ho ngayon ay, ang laban ng mundo ay parabihan ng kakampi. Ang laban sa mundo ay paramihan ng supporters. Pero,
sa kaisipan ng ating Panginoon Diyos, kahit na ikakunti ang iyong kakampi, o maharahil ikaw lamang, pero naninindigan ka para sa katotohanan, para sa tama, at para sa Diyos, siguradong hindi ka iiwan ng Diyos. At sigurado, marami kang makakaaway. Sigurado, maraming kukontra sa iyo. At yan ay nangyayari. At nangyari, at mangyayari sa pamilya. Wala namang nais gawin ng ating Panginoon Diyos eh, kung hindi tayo mamuhay sa kapayapaan. Kung hindi ho tayo magkaisa. Kahit ang magulang, wala ho yung hinangad sa mga anak, lalagit pag madami ang anak, kung hindi sila ay pagkaisahin. Kaya nga't mayroong isang ina ng tahanan, ang ginawa niya, yung pinagsama-sama niya, yung pinag... yung sa pusod, pag pinuputol, pinagsama-sama niya sa isang bote. At talagang sabi niya, para mga anak ay magkaisa. Para mga anak ay hindi lumayo ang loob sa isa't isa pag sila'y nagkapamilya na, pag sila'y lang kanya-kanya ng buhay. Pero para sa ating Panginoong Jesus, ay nangyayari. Ama sa anak, anak sa ama. Ina sa anak. Kahit nga ako magbiyanan, hindi nga lang ako magbiyanan nag-aaway eh. Masama na ako din ang magbalae. Ay minsan, bakit? Nakakampihan eh. Ang kinakampihan ng anak niya. Ay yung isa naman, di rin papatalo. Ang kakampihan ko, anak ko. Ay di, in the end, kakahiwalay at sinong talo. Ay di ang mga anak. Kaya nga't kung titingnan ho natin, nung kapayapaan dinadala ng ating Panginoong Jesus, eh hindi lang naman ito nangangahulugan na walang pag-aaway, na walang gera, sabihin ho natin na walang barilan, walang patayan, hindi lang naman yung kapayapaan, sapagkat may isang malalim mong kapayapaan na dinadala para sa atin. Yung ikaw ay hindi balisa, yung ikaw hindi nag-aalala sa buhay mo, ay siguradong payapa ang iyong pamumuhay. Minsan, naitanong natin sa ating sarili, ay, kailan ba matatapos ang problema na ito? Kailan ba mawawala ang krus sa buhay na ito? Para ho bang hindi na nawala ang dalahin natin sa buhay? Sabi nga nung isang pare, okay, sa susunod na linggo, lahat ng inyong pasanin sa buhay ay i-offer ninyo sa Diyos. Dalhin ninyo sa simbahan. Aba, ay nung ang araw ng linggo nga, ay isang misis, dala-dala, buhat-buhat, ang kanyang asawa. At ang sabi, Father, ito ho ang aking pasanin sa buhay, ino-offer ko na. Wala hong malaking pasanin sa buhay kung ang lahat nito ipapasa natin sa Diyos. Sapagkat ang magdadalo sa atin sa langit ay ang ating krus. Ang sarap siguro na iniisip natin na ang sarap kung magandang takbo ng buhay. Ang sarap kung walang iniisip. Ang sarap matulog kapag wala kang pinuproblema. Pero pag ang dami mong isipin, hindi ka naging kalmado, hindi ka naging payapa. At minsan ay kulang pa ang tulog mo. Minsan ay hindi ka na makakain. At tigit, pag ikaw ay nagkasakit pa, hindi mo na lamang gagawin. Sunod-sunod lahat ang iyong bayarin. Sunod-sunod lahat ng maninigil. Sunod-sunod lahat na lamang inasa iyo. Iniisip mo, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Kung pwede nga lamang matapos ng buhay. Kung pwede nga lamang na alisin na lahat ng Diyos. Ang paghihirap na ito. Pero hindi po.
sapagkat ang magdadala ho sa atin sa kalangitan ay ang ating krus. Takot tayo sa krus eh. Takot tayo sa problema. Bakit? Baka hindi natin kayanin. Sapagkat ang krus para sa atin ay kamatayan. Ang krus para sa atin ay panghihina. Ang krus para sa atin ay pagkabigo. Pero sa isang banda, sa krus, nagtagumpay si Jesus. Kaya tayo mga Katoliko, humahaplos pa nga tayo pag tayo nakikita ng krus eh. Sapagkat mahal natin ang krus na ito. Kaya nga't kung sino man ang para kay Kristo at nag-aalay ng buhay kay Kristo, hindi natatakot. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit na magdulito ng pag-away-away. Kaya nga't pag kayo pinagbabawalan ng inyong mga mahal sa buhay na pumunta ng simbahan, aba, ay magtaka kayo. Pag kayo pinagbawalan na kayo magsimba, ay sa ngayon po yan, pwede kayong pagbawalan. Yung mga hindi pa ho pwedeng pumunta sa simbahan, pwede ho yun. Pero yung ikaw ay sasabihan na, aba, ay ano ka makukuha mo din sa simbahan? Teka, mali ho yun. Kaya kung tayo para sa Diyos, at lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa, ay para sa Diyos, sigurado hong magiging payapa ang ating pamumuhay. At kami naman ng mga pare, ay laging nakaka-receive ng text. Lagi hong may magsasabi, Father, pagdasal mo kami, humingi kami ng prayers. Pinagdadasal namin kayo, wag ho kayo mag-alala. Sinasama namin kayo sa mga padalangin. Kada taas ko ho ng katawan ni Kristo, kada taas ko ho ng kalis, may personal ako sinasabi, lahat ho na nagpapadasal sa akin, ipinagdadasal ko. Pero alam mo ninyo, ang pinagdadasal ko ay huwag tanggalin ang problema. Huwag tanggalin ang krus sa buhay. Alam niyo, sinasabi ko sa Diyos, kahit sa aking sarili na ito pinagdadasal ko, Lord, ibinigay mo ito sa akin, bigyan mo ko ng lakas. Yung lamang mahihingi natin sa Diyos. Sabagat kailanman ho, ay hindi tatanggalin ng Diyos kung ano man ang problema, kung ano man ang kinakaharap natin sa buhay. Ang hingin ho natin sa Diyos na Kanya namang ibibigay, bigyan niya tayo ng pananampalataya pa. Dagdagan ang ating pagtitiwala sa Kanya. Lord, increase my faith. Lord, increase our faith. At kailanman ho, ay hindi tatanggalin ng Diyos ang krus sa ating buhay, sapagkat ang krus na ito ang magdadala para sa atin sa kaluwalhatian sa piling ng ating Panginoon Diyos. Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na maging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Ang atin pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at lagi nang tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ang Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming buhay. Ama naming Diyos, ipinadala mo po ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo po kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikas sa libutan, sa ipokagandahan loob narito ang aming may alay mula sa lupat mo na ang paggawang tinapay nito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikas sa libutan, sa ipukagandahan loob narito ang aming may alay, mula sa katas ng ubas mo na ang pagawang alak nito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunguhin mo mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa aming nananalig na tunay sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ipong paglingap at kagandahan loob, ang tao nilikha mo at pinangangasiwa san sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw ay iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo nung bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na imbus para sa inyo, para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyali po namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan ng Tunay Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po yung simbahang laganap sa buong taigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng lahat ng mga kapareha. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Na may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Marina na ng Diyos ni Pong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calonso, San Lorenzo Ruiz at ang lahat ng mga banal na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumayin niyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayo lahat ng mga inanay sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo.
Huwag mong pahintulot ang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, pinasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sasalong walang hanggan. Basbasa ang buhay namin, handog naway matulad sa pinasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinabagsalo mo sa piging na banal, ay makatatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ng Hesukristo kasama
ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayong lahat. Kasama na po inyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagpalang Diyos sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na humayo po kita galing ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Awit kayo sa Panginoon. Hallelujah.